WhatsApp dong. At nagbabalik kayo sa akin channel, Swabby TV. So alam ko kung bakit nandito kayo ngayon, mga dudong. Dahil yun kay Laryon TV, mga dong. Kung paano siya nakilala sa larangan ng streaming. Dahil sa pagbaba sa kanya ng mga viewers, mga dudong, no? So ngayon, sino nga ba si Laryon TV? Sino? Siya lang naman ay batang streamer. 13 years old lang naman siya eh. 13 years old, napakabata lang naman niya, no? Dahil dyan, pinaulanan siya ng madaming blessing. Yan! Namula sa mga malalaking influencer. Sino kaya sila? Bigyan ko kayo sample. Kilala nyo ba to? What's up mga pa? Gago! Eto, kilala nyo to? Putang ina, gago! Gago! Hindi ko pala stalker. Hino ko ba? Ghost Rekka! Number 3. Hold up! Lala yun? Doggy, man! Doggy, yan! Tapos ito. What's up, mga kabri? Puni, ito na, bri, pagkat wala ka nang masuot! Lala yun? At least. What's up, bri? Jokes TV, tsaka si Sandy Park. Yan yun, tsaka yung mga iba pa streamer, kasama sila dyan, no? So, sa nangyayari pagbaba sa kanya ng mga tao, nakaisip sila ng paraan para iangat ang karir niya sa streaming journey, mga dudong. Yan, secured future na siya, mga dudong. Wala na siyang iisipin. Secured na siya. Salamat sa inyo, basher. Mga tanga. So, ano ka ngayon, basher? Nga. Alright. Yan kasi ang napapala ng pagbabash. Ha? Masira ulo. Pero teka. Kung bago ka lang dito sa akin, mag-subscribe ka muna at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated, no? Para lagi kang updated! So ngayon, intro, Jedron! Ang tunay niyang pangalan, mga dudong, ay Laryon Evdani. Nakilala siya ngayon sa pangalan Laryon TV. Yan yung pinaka talagang inaantay niyo. Sa pangarap niya lamang na makatulong sa pamilya. Ganyan ang tunay na tumutulong sa pamilya. Batang-bata pa lang, tumutulong na. Eh kayong mga basher, hanggang bas na lang ba kayo? Yan na lang ba ang naitutulong nyo? Hanggang bas na? Kaya niya pinasok ang mundong streaming itong batang to. Ngayon, wala na basher, hanggang dyan na lang kayo eh. So si Laryon ay 2 weeks pa lamang, mga dudong, na nag-stream sa Facebook page. Simula yun noong May 14, mga dudong. Nito lang. Mas pinili niya ang streaming sa 1v1 content niya. Kasi nga, idol niya si Ghost Rapper 1v1. Diba? Kasi hindi naman masama ang manggaya, mga dudong. Idol nga kasi, content niya. Diba? Ito ay para sa kanyang pamilya. Ginagawa niya to at the age of 13! Kaya ngayon, kayong mga basher kayo, patak nyo sa kukote nyo yan. Bata pa lang yan, Brad. Nag-iisip na. Dito na nagtuloy-tuloy ang karir na lumaban sa 1v1. Si Laryon TV, napakalupit niyan. Minsan panalo, syempre, at minsan talo. Ganun talaga sa 1v1. Hindi laging panalo. Sa lahat ng laro, hindi ka lagi panalo. Okay, kahit magaling ka, hindi ka palaging panalo. Walang ganon, no? Minsan, ngayon pala. Ngayon, ang rank niya ay epic na. Papunta na siya dun sa legend. Papunta rin ng mythic. Pero nakatalo na siya ng mythic, no? Tawag dun, magic. Ha? Minsan nakakalo dun ang mythic, ano eh, yung player ng mythic. Minsan, utal-utal din maglaro. Kumbaga, natsutok din siya maglaro. So, ang basher, mga dudong, ha, ay parte na ng buhay ng social
media. Kahit anong platform pa yan. Mapa-Facebook, mapa-YouTube, mapa-Twitter, mapa-Instagram, at kung ano-ano pa na social platform dyan. Merong pa rin bakit. Parte na yan ng buhay nyo. Kung streamer kayo, mga dong, parte na yan. Parte na yan. Kailangan nyo na lang tanggapin, mag-move on, at gumawa kayo everyday ng content. Yan talaga ang tunay na palaban. May basher talaga na magbabash lang kapag mali ka, may mali kang nagawa. Pero may basher din na talagang he's born to bash. He's Lago, born to tanga, bash. Inutim! Talagtado! Ang mga taong din, yung mga katsas sa lito. May basher na nagbabash lang kapag may mali kang nagawa. Pero meron din iba na pinalaki namang sira ng tao para hilahin ka pababa. Totoo yan. Hihilahin ka pababa. Kahit anong gawin mo, hindi ka talaga tatanggapin. Mapa-life, mapa-career, mapa-buhay. They are born to trash talk and to pull you down. For good, man. Tad-tad siya ng angry faces. Dahil sa maling item at emblem na ginagawa niya sa laro, Laurion! Laurion! Kapag nagla-live siya, mga dudong, tad-tad siya ng angry faces. Tinubukan na napatigilin ng kuya niya ang pag-i-stream niya kasi nga hindi na maganda ang kinilalabasan ng stream niya. Puro panay trash talk at puro weak, bobo, mga ganon. Cursing words, yan, gago ta. Yan ay natatanggap niya sa comment section ni Laurion. Ngunit dahil gigil na gigil siya at determinado na tumulong sa kanyang pamilya, ang ginawa niya, hinayaan niya lang. Lumaban siya until ngayon, pinaka-apit ng kanyang career bilang streamer sa 2 weeks pa lang. Eto na, tinulungan na siya ng mga malalaking influencer sa unang araw, no? Sa pagsasama ng mga streamers dun sa laro, yung unang araw ng page niya. Grabe, 50,000 followers ang sumunod sa kanya. At kinabukasan nun, naging 200,000 plus na ang page niya. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, hindi pa ba siya nakikilala? Sa 200,000 plus na followers niya, hindi pa siya kilala. At maraming salamat sa inyo, basher! Tamang-tama yan. Thank you so much. In behalf of me, in behalf of him, thank you so much, though, sa pagbabash nyo kay Laurion. At pagdating ng araw, iba ang datingan niya. Pag tumanda na yan, pag naging teenager pa yan, siya na ang leading na influencer. Kasi isa nangyari. Di ba, basher? Basher, ano na? Di lang yan, no? Yung mga streamer, katulad ni Hypebeats, bibigyan daw siya ng gaming chair na kulay blue. At saka ako na bahala sa gaming chair mo para mas maingit sila lalo sa'yo. Ha? Thank you. Anong kulay yung gusto mo? Laro po tayo bukas. Anong kulay gusto mong gaming chair? Kulay blue. Oh, sige. Hanapan natin yan para maingit sila lalo sa'yo. Si Doggy sabi, bibigyan niya daw siya ng Realme mobile phone. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya daw afford yung iPhone. Mahal daw eh. Kasi nga naglalag daw yung cellphone ni Laurion pag naglalaro. Ngayon meron na siyang bagong cellphone. Plus 20,000 cash. Ayaw niyo pa yun. Ghost Wrecker! Alam niyo ba sinabi ng Ghost Wrecker, no? Pakita ko sa inyo yung post. Sinabi niya doon sa post na yon ay eto, bibigyan niya ng skin si Laurion TV. Iba din, bro! Iba. At kung mababasa natin ito maigi, eto si Ghost Wrecker, talagang sinampal niya sa mukha yung sinabi ng mga basher. Wag na lang daw siya iba si Laurion TV. Siya na lang daw. Bakit batang bata pa si Laurion tapos ibabash nyo? Ha? Hindi nyo ako eh. Hindi pa yun ha. Hindi pa nagtatapos dun. Marami pa. 1.6 million views agad ang nanood sa kanya. Milyon na Pinoy na nanood sa video mo. My God! Kaya nagpapasalamat ang pamilya niya sa bigla ang nangyari. Dahil dun, no? Grabe.
pati dun ang mismong Realme na ang nagsabi na makakasama niya si Doggy at si Chooks sa Malaysia. Woo! Grabe, tuloy-tuloy ang blessing, hindi pa tapos diyan mga dog. No? Posible din siyang makuha na sponsor ng Realme. Ano ba naman? Ang dami ng blessing, kaya magpasalamat ka na lang yun sa basher mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ka dyan. Ngayon, ang pangalang Laryon TV. Magiging malaking pangalan na dahil sa nangyari sa kanya mga dudong. Kaya ngayon, basher niya ngayon ay supporters niya na ngayon. Ganun talaga, ganun lang ang ikot ng ano eh, ganun lang ikot ng gulong. No? Kung may nagbabas sa'yo, pagdating ng araw, magiging supporter mo na din. Lahat ng streamers may bashers. Kaya, in time, magiging supporter. Pero, in lifetime, kapag hindi pa rin siya naging supporter, ibig sabihin na, cancer siya. At saka, isa pa, no, choice na sila eh. Kasi, ang laki na ng pangalam eh. Pag sinabing Laryon, ah, ilala ko yan, no. At yan, yan, ganyan. So, ngayon, ito ang pinaka-opinion ko bilang inyong dudong. Suwabe sa mga bashers na yan. Bago kayo mag-bash, mga dudong, kilalanin nyo muna yung nasa likod ng streamer. Kasi lahat ng streamer, meron niyang rason kung bakit sila nag-i-stream. Kung si Laryon ay may pamilya, paano pa kaya yung iba? Kasi ako, guys, nag-i-stream ako dahil sa meron na akong baby at meron na akong asawa. Kailangan kong makatulong sa kanila bilang tatay ng pamilya. Ano yung biggest why nyo, bakit nyo ginagawa ang streaming? Ako kasi, ginagawa ko to para sa aking pamilya, sa baby ko, at sa asawa ko, pantulong ko sa kanila. So, yun na nga, ito pa, masasabi ko sa mga basher. Kaya naman, kung ayaw mong mawala ang lahat-lahat na meron ka ngayon, maging humble ka lang, dong, no? At ito ang maging silbing aral sa inyo, mga dudong. Huwag kayong maging mapagmataas. Kasi, hihilain kayo pababa nun. Nagiging humble, sila yung ikinataas. Kaya naman, wala na tayong utak talangka dito. And this is your boy, Suwabe. Kung nagustuhan nyo itong video ko, please like, comment, share, and subscribe. Yeah, don't forget me. Don't forget me, ah. Abangan nyo ulit sa next video. This is your boy, Suwabe, and I'm signing out. Peace, dong.